Positive Digilivers, this is Dr. Gigi di Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga Digilivers natin. And doon sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Dr. Gigi Sunga. And if you need career coach, please contact me 0939-5254-311. Alright, so our topic ngayong gabi, 4 things you did not learn in school that can make you rich. Diba? May mga bagay kasing hindi na ituro sa atin sa school, okay? Natutunan lang natin sa labas, o kaya hindi pa natin natutunan, but these things can make us rich, alright? So ano ba yung mga bagay na yon na hindi ni tinuro sa atin, na ituro o siguro hindi masyado na-emphasize, o kaya naman bagya lang, okay? Naiya pa si teacher na ituro, okay? So ano ba yung apat na bagay na yon, alright? So first is, hindi na ituro sa atin ang mag-save, but it can make us rich. Diba? Try to recall. Okay? I-recall mo yung elementary years mo, high school, college days. Sa 10 mong professor, may isa pa ba dyan na nagturo o bigla naman lang nangaral, okay? Kung paano mag-save ng money. Ako kasi I can't remember eh. Sad to say, I can't remember. O nagturo ba, absent ako, something like that. But saving can make us rich. And it's actually the first step, okay? Paano ka yumaman? First step lang siya. Because as I discussed with you, saving alone cannot make you rich. But this is the first step. And this is the most important step. Because, you know, it entails discipline. It requires discipline sa atin, okay? So, but it was not taught in school, okay? Second thing na hindi tinuro sa atin sa school but that can make us rich is invest or investment or how to invest. So, we were not taught na dapat ini-invest mo yung pera mo. Eh, savings nga eh. Pagsisave nga. Hindi tinuro sa atin, di ba, yung pang mag-invest. So, hindi naman tinuro sa atin mag-join ka sa stock market, mag-join ka sa co-op, bumili ka ng real estate property, you join business ventures, so something like that. Hindi tayo tinuruan doon. I can't remember a single word or anything, any principle, any concept na about investment na naituro sa akin. I don't know. Siguro yung mga, of course, iba naman yung mga nagtitake ng business courses. BSBA, accountancy, customs, and other courses. Talaga itinuturo yan. Pero kung ikaw yung ordinary, nagtake an ordinary subject, so it was not taught. But investment can make you rich. Remember Warren Buffett, di ba? Bakit sa yumaman? One, investing. Di ba? It can make us rich. Alright? And third thing na hindi tinuro sa atin but can make us rich is how to establish our own business. How to have our own business. Di ba? Ang turo kasi sa atin, ganito. Mag-aral ka, then get employed and be permanent. So, mag-retire ka, ganon. Something like that. So, that's the ordinary one. Wala sa atin nagturo na dapat pagka-graduate mo ay matuto kang, okay, to put up your own business. Okay, naman, while you are studying, start doing your business. Except for, so, ulitin ko ulit, for business courses. Pero doon sa ordinary courses, wala eh. Diba? So, hindi tayo tinuro mag-negosyo. Ang tinuro sa atin, be employed. Okay? Maging empleyado ka. That's it. Diba? To secure your life. But, again, business or having your own business can make you rich. Alright, so 14 na hindi tinuro sa atin is, eto, malaga, budgeting, yung kanina, sa savings binagin ko kanina. Hindi rin tinuro sa atin, kahit sa mga examples, di ba, kung meron kang pera, eto yung pera mo, saan mo dadalhin yung 100 pesos mo? 10 pesos mo? Di ba, hindi naman sinabi na 1% save, 1% invest, 1% ipagtulong sa kapwa, di ba? Walang budgeting na nangyari. Okay? Walang nagmulat sa atin to budget our own money. Kaya pagkayari natin, pagka-work natin, after graduation, we get employed, matagal ituro sa tao o matagal ipasok sa kanyang culture, sa kanyang sistema, ang pagbabudget. Because we were not trained that way. Wala sa atin nagturo kung paano mag-budget. But budgeting, again, can make us rich. It's one of the major keys to be rich. Okay? Pag di kasi natuto mag-budget, pag di mo natuto ng hati-hati ng pera mo, lagi ka na lang magsasabi ng yes. Kanina, kausap ko yung co-teacher ko,
Nag-iaya siya manood ng sine. Okay. I asked him, sabi ko, magkano ang sine? Doon sa, anong tawag doon? High class. Kat, anong tawag doon sa sinehan na yon? Yung, class A ba yun? So, something like that. Yung, so, ang bayad po ay 400 pesos. Then, kakain ka, di ba? Let's say 100 na, 150. So, that's 550. Mamasahe ka. So, that's 600. Okay? Do I have 600? But I did not say yes because of certain reason. Kasi may seminar po bukas. Pero if you are an ordinary people, okay? Ordinary employee, pag may nag-iaya sa'yo ganun, at naka-budget ka, pag tinignan mo, 600 pesos, wala siya sa budget ko, you will say no. Okay? Immediately, sasabihin mo, no. Kasi wala ka sa budget. Alright? Budgeting can make us rich because it controls our spending. Alright? So, ito yung mga 4 things na hindi tinuro sa ating school but they can make us rich. Alright? So, now if you are a teacher and you have the capacity to teach, o kung hindi ka man teacher pero pinapakinggan ka, may mga tao sa, you are, you know, ikaw ay isang leader or ikaw ay isang supervisor, you can teach your people to save, invest, business, and go to, and budgeting. Alright, so, thank you very much, Ginibers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!